Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Motel sa Ermita. Halusinasyon, panaginip, imahinasyon at guni-guni. Kailan mo nga ba matutukoy kung tunay nga ba o hindi ang isang pangyayari, bagay o nilalang na nakita mismo ng iyong mga mata? Ano nga ba ang pwedeng maitulong ng isang buhay na tulad mo sa isang tila hindi matahimik na kaluluwa? Magandang araw muli sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig dito sa channel na Sitio Bangungot. Sa araw na ito ay isa na namang kwentong kababalaghan ng inyong mapakikinggan, hatid ng inyong lingkod, Jupiter Torres, hango sa sulat na ipinadala sa atin ngayon ng ating letter sender na itago na lamang daw natin sa pangalang Utoy. Isang solid ka SB mula sa Marilao, Bulacan. Bago natin simulan ang kanyang kwento, isa munang pagbati kay Father Ruel Isip. Maupay nga gabi. Salamat ang imo pamati. Isang pagbati po sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa Sitio Bangungot, lalo na po sa team na bumubuo at sa lahat ng mga kapwa ko avid listeners dito sa YouTube channel na ito. Tawagin nyo na lang po sana ako bilang Utoy. Hindi ko tunay na pangalan, pero kilala ako sa tawag na yan nung bata pa ako, lalong-lalo na nung pong ako'y nagpapalaboy-laboy pa dito sa mga kalsada ng Maynila, buhat po nang ako'y maulila sa nanay kong siyang natitira ko na lang din po talagang kapamilya noon. 15 anyos lang ho ako noon. Hinding-hindi ko malilimutan. Batang paslit pa lang ako kung tutuusin, pero ng mga panahong yun ho ay batak na sa trabaho ang katawan ko. Dahil kahit anong racket ho ay pinapasok ko, may maibili lang ako ng kahit na anong pagkaing pwede kong may panglamang tiyan. Ganon ho kahirap ang buhay ko noon. Bilang isang ulilang lubos na walang kahit na sino mang malapitan at masandalan kundi ang sarili ko lang. Hanggang isang araw, dahil sa walang tigil na kapapagala-gala ko noon sa mga kalsada ng Maynila na siyang nagsilbi ko na rin hong tahanan, ay nakakuha ho ako ng racket sa isang maliit na pipitsuging motel dyan lang ho sa may ermita. Naatasan ho akong maging taghatid ng pagkain doon para sa mga tinatawag nilang guest. Siguro naman ho, may idea na kayo kung anong klaseng motel yon, hindi ho ba? Ito ho kasi yung mga panahong laganap at ginagawa talagang negosyo ang pambubugaw ng mga babaeng walang ibang pagpipilian sa buhay nila, kundi ang ibenta ang kanilang mga sariling laman at puri. Ang totoo, hindi naman ho ako inosente noon. Kaya lang alam ko kung anong klaseng lugar ang pinasok ko. Pero wala ho ako sa posisyon ng mga panahong yon para mag-inarte. Kaya naman, ikit mata ko na lang hong tinanggap noon ang racket.
Utoy, ang trabaho mo lang dito ay maghatid ng pagkain sa mga guest natin, ha? Pwede ka rin nilang utusang bumili-bili dyan sa labas. Basta yun lang ang gagawin mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Pangulang ho ang naisagot ko noon kay Ma'am Betty, yung tumatayong tagapamahala dun sa motel. Pinsan ho ng may-ari. Pagkatapos niya ho akong bilinan noon, ay inutusan niya na rin akong magsimula. Pinaghatid niya ako ng mga pagkain na naging madali lang din naman sa akin dahil hindi naman ho kalakihan talaga yung lugar. Siguro 4 na maliliit na kwarto nga lang ho yata ang meron doon sa ibaba. 6 naman sa pangalawang palapag, habang doon naman ho sa itaas 5 lang. Nandoon din ho kasi yung opisina ng may-ari, saka yung kay Ma'am Betty. Unang araw ko pa lang sa lugar na yon noon, Sir Jupiter. Pero sa isip-isip ko pa noon ay mukha yatang tatagal ako sa trabahong yon dahil ang bilis hong kumita ng pera doon. Sa tip pa lang na natatanggap ko mula sa mga customer tiba-tiba na ako. Samantalang hindi pa nga ho noon natatapos ang araw, kaya talagang tuwang-tuwa ako. Makakaipon agad ako ng pampaaral nito sa sarili ko. Abot-tenga ho ang ngisi ko habang iminubol sa yung halagang 200 piso agad na naipon ko sa maghapon lang na pagpapabalik-balik ko sa mga tindahan sa labas ng motel. Wala pa yan. Mamayang madaling araw, mas marami kang kikitain dahil yun talaga ang dagsa ng tao rito. Sabi ko sa iyo maging masunurin ka lang, kikita ka talaga dito. Bukod pa yan sa sasahurin mo kada araw. Tinapik pa ho ni Ma'am Beth noon ang balikat ko bago niya sinalubong yung bagong guest na kadarating lang din naman na may kasamang isang mestisang babaeng nakasuot ng mahabang bestidang puti at mahinhing nakasunod lang sa kanila. Ipinagtaka ko pa yun nung una. Sabi ko ibang klaseng prosti yun ah. Simula pa ho kasi kanina, ang mga babaeng nakikita kong naglalabas-masok lang naman ho doon ay yung mga babaeng nakasuot ng hapit na sando na may spaghetti strap o kaya'y backless na damit na tinernohan pa ng salawal na sobrang iksi at halos makita na po ang singit ng nagsusuot. Pero ipinagkibit-balikat ko na lang ho yun, Sir Jupiter. Kakoy, wala naman akong pakialam sa trip nila. Basta't bayad ang araw ko. Bandang 2:00 ho ng madaling araw nang ipatawag ako sa third floor ng motel na yon. Dali-dali naman ho akong nagpunta kahit na medyo antok na ako ng mga oras na yon. Hinanap ko yung kwartong sinabi sa akin ni Ma'am Beth. Ang room 6, tapos saka ako kumatok. Tao po, room service ho. Walang sumasagot kahit na nakailang katok na ho ako, Sir Jupiter. Kaya sinubukan kong pihitin yung doorknob at doon ko napag-alamang hindi naman pala nakalak yung pintuan. Nang mabuksan ko ho yun ay narinig ko yung lagaslas ng tubig na nanggagaling sa banyo. Kaya naisip ko na baka naliligo yung mga tao doon at pinasusunod na lang ako sa loob. Kaya iniwan nilang nakabukas ang pinto. Pumasok ako sa loob. Nadaanan ko pa yung malaking aparador sa makipot na hallway bago ako makapasok sa mismong bedroom. Paglampas ko ho doon, bumungad na sa akin yung kama. Kung saan ko naman nakita
yung babaeng nakabistidang puti kanina na ngayon ho ay yung panloob na lang ang suot niya. Bigla ho akong napaatras, Sir Jupiter. Napansin ko kasi agad yung mga pasa sa mukha ng babae, pati na rin ho yung duguan niyang bibig na parang sinuntok yun gamit ang sobrang lakas na puwersa. Nangingitim ho ang lalim ng mga mata niya. May bangas din ho ang ulo niya at tad-tad ng pasa sa katawan. Kaya talagang nanlaki ang mata ko at balak ko na ho sanang tumakbo noon pabalik sa labas. Kaya lang hindi ko na ulit mabuksan yung pintuan. Sa takot ko, Sir Jupiter, na baka makita ako nung lalaking nang gugulpi dun sa babae, ay doon ako sa aparador pumasok para magtago. Nag-iwan lang ho ako ng kaunting siwang doon para makita ko pa rin yung nangyayari sa labas, pero tinakpan ko ho yung sarili kong bibig at pinilit kong hindi gumawa ng ingay. Tulong! Tulungan niyo ako, nakikiusap ako sa inyo mga kapitbahay! Narinig kong umiiyak at humihiyaw yung babae, Sir Jupiter, sa tuwing makakakuha siya ng pagkakataong makadikit dun sa may bintana. Pero palagi lang siyang hinihila nung lalaki pabalik sa kama, tapos doon siya nito ginugulpi. Sinusuntok, tinatadyakan, sinasampal, sinasabunutan. Bawat tama ho ng kamaonong lalaki sa mistisang babae, para ho akong nasusuka, Sir Jupiter. Pakiramdam ko, bumabalik sa akin yung alaala nung buhay pa ang nanay ko at kasama pa namin sa bahay yung tatay kong demonyo. Ganitong-ganito rin ho ang ginagawa niya kay nanay. Kaya napaiyak na lang ho ako noon nang walang boses sa kinatataguan ko. Tagaktak na nga ho noon ang pawis ko sa sobrang init sa loob ng aparador. Pero talagang hindi ko naisipang lumabas sa takot na baka madamay ako sa ginagawa ng lalaki. Ganitong-ganito rin ho ako noon sa tuwing bubugbugin ni tatay, si nanay. Awang-awaman ako sa babae, Sir Jupiter, ay wala ho akong magawa. Lalo na ho nung makita kong biglang naglabas ng baril yung lalaki habang humahalakhak ito na parang demonyo. Huwag mong gawin sa akin to, Feliciano. Nakikiusap ako. Huwag. Huwag mong gawin to. Alos maglumuhod na po ang babae para lang pakinggan siya ng lalaking yun. Pero para itong bingi, Sir Jupiter. Kitang-kita ko pa ho ng idikit nung lalaki yung pinakabunganga nung baril na hawak niya sa mukha ng babae. Tapos ipinagapang niya yon pababa sa dibdib nito. Huwag, Feliciano. Ano bang ginawa kong kasalanan sa'yo? Bakit mo ginagawa sa akin to? Umiiyak pa yung babae habang nagtatanong. Pero muli ay walang awa ho siyang sinapak ng lalaki. Gamit yung hawak nitong baril bago ito muling humalakhak. Parang wala na ho sa sarili ang lalaking yun, Sir Jupiter. At base sa ipinapakita nitong sintomas, ay alam kong lulong ito sa ipinagbabawal na gamot. Maya-maya ho, Sir Jupiter, nakita kong bigla niyang itinulak yung mistisang babae kaya nabuwal ito at napasubsub sa sahig. Tumayo ho yung lalaki. Pagkatapos ay isinukbit sa tagiliran niya yung baril bago ito pumasok sa banyo. Yun na ho sana ang pagkakataon kong tumakas kaya lumabas ako sa nasabing kwarto sa pinakamabilis na paraang kaya ko.
Pero nagulag na lang ho ako nang biglang may humila sa paa ko. Huwag kang umalis. Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Umiiyak ho yung babae, Sir Jupiter. Nakakunyapit ho siya sa paa ko habang nakahiga siya sa sahig. Sinubukan kong alisin yung kamay niya, pero talagang ayaw niyang bumitiw. Hanggang sa maya-maya ho, narinig naming bigla na namang bumukas yung pintuan ng banyo. Sa sobrang pagkataranta ko, Sir Jupiter, bigla kong sinipa yung babae. Pagkatapos ho, tumakbo na ako palabas ng kwartong yun. Hingal na hingal ako. Takot na takot. Tagaktakho ang pawis ko at napakalakas ng kalabog ng dibdib ko nang sa wakas ay makababa ako sa lobby ng motel. Oh, Utoy. Uuwi ka na? Nakataas ang kilay ni Ma'am Beth nung nagkasalubong ho kami. Hindi ako nakasagot, kaya umiling-iling siya. Naku, Utoy, huwag mo akong tatakasan dahil marami tayong customer ngayon, ha? Ano, napuntahan mo na ba yung guest natin sa room 5? Nagtaka ako. Room 5 ho? Akala ko ho, room 6. Nagsalubong pa ang kilay ko. Anong room 6? Eh, limalag ang kwarto dun sa taas. Magkape ka nga, inaantok ka na yata eh. Bilisan mo na, magpunta ka na dun kung hindi malilinti kang kasakin. Napakamot ako sa ulo. Inakabahan pa rin ako noon at gusto ko sanang magsumbong kay Ma'am Beth tungkol sa nakita kong pangyayari dun sa loob ng room 6. Pero paano ko sasabihin sa kanya yun? Eh sabi niya nga, hanggang room 5 lang daw ang kwarto sa itaas. Isa pa, ayaw ko na husanang pumanhik ulit. Pero natatakot naman akong malintikan kay Ma'am Beth. Bago ako pumasok dun, Sir Jupiter, alam kong malupit sila, lalo na sa mga tao nila sa motel, at natatakot akong baka kung anong gawin nila sa akin kung sakaling tumakas ako nang hindi pa tinatapos ang trabaho ko ng gabing yun. Kaya wala ho akong nagawa. Kahit natatakot ho ako, ay talagang pumanhik ulit ako. Pero nung pag-akyat ko dun, Sir Jupiter, nagulat ako. Dahil anim talaga ang kwartong nakikita ko dun. Nandun pa rin yung room 6 kung saan dinig na dinig po sa labas ng pintuan yung malalakas na hiyaw at iyak ng babaeng ginugulpi ng kasama niyang lalaki sa loob. Kumihingi siya ng saklolo pero walang lumalapit. Walang gustong tumulong sa kanya, kaya bigla akong tinamaan ng konsensya. May pagkakataon na kasi akong tulungan siya kanina, pero imbis na ganun ang gawin ko, isinipa ko pa siya. Mailigtas lang ang sarili ko. Wala eh, bata pa kasi ako noon, Sir Jupiter, at naunahan talaga ako noon ng takot nung una. Pero kalaunan ho, isang pasya ang nabuo sa isip ko. Sabi ko sa sarili ko, kung si nanay nga ho nagawa kong itakas kay tatay noon, bakit hindi ko ulit gawin yun ngayon? Room service ho! Umatok ulit ako sa room 6, Sir Jupiter. Sa pagkakataon ng ito, biglang bumukas ang pintuan at dumungaw ho yung babae. Nagsalubong po ang mga mata naming dalawa at kitang-kita ko ho ang sobrang takot doon, lalong-lalo na sa panginginig
ng mga kamay niya. Tulungan mo ako. Hirap na ako. Ayoko na. Nagkikiusap ako sa iyo. Umiiyak pa rin siya, Sir Jupiter. At sa sobrang bugbugho ng katawan niya, ay may kasama ng dugo ang luhang tumutulo mula sa mga mata niya. Halos maiyak na rin ho ako sa awa noon, pero muli na naman pong nilukob ng takot ang dibdib ko nung bigla kong narinig na nagsalita sa likuran ko yung pamilyar na tinig ng lalaking gumugulpi sa kanya kanina. Anong ginagawa mo rito? Pinanginig ho ng boses na yun ang kalamnan ko, Sir Jupiter. Bigla kong nanigas sa kinatatayuan ko, kaya wala na ho akong nagawa noon nung bigla niya akong hilahin papasok sa kwarto nila. Sir Jupiter, kitang-kita ko nung biglang nagwala yung lalaki sa kwarto, tapos bigla ho niyang kinuha yung baril niya at itinutok yun sa babaeng mestiza. Bago niya pakalabitin ang gatilyo, Sir Jupiter, ipinikit ko na ang mata ko. Nagmulat lang ako ulit nang nakarinig na ako ng malakas na putok at nakita kong nakahandusay na sa sahig yung babaeng mestiza. Bigla hong humalakak yung lalaki, Sir Jupiter, tapos itinapat niya naman yung baril sa sarili niyang sentido. Sa isang iglap po, binaril ng lalaking yun ang sarili niyang ulo. Namuntik na naman hong magpabaliktad ng sikmura ko kung hindi lang ako napatalon nang may humawak na naman sa binti ko. Tulungan mo kong tumakas dito. Tulungan mo ko. Nakita kong gising yung babaeng mestiza, Sir Jupiter. Hawak-hawak niya ang balikat niya kung saan po umaagos yung napakaraming dugo. Mukhang hindi pala siya napuruan ng lalaki. Sa balikat lang siya tinamaan nung barilin sa nito. Pagkatapos nun, Sir Jupiter, hinigit ko siya palabas ng kwarto. Tumakbo kami hanggang sa makalabas kami sa motel na yon. Sir Jupiter, nakita ko pang ipinahabol ho kami ni Ma'am Beth sa mga tauhan niya, kaya lalo akong natakot. Hindi ko na po ininda pa ang pagod na nararamdaman ko ng mga sandaling yon at nagpatuloy lang kami sa pagtakbo. Ang hindi ko po maintindihan ay kung bakit bawat daanan ho naming kalsada noon eh napakadilim. Wala man lang ni isang streetlight na buhay para magbigay tanglaw sa daanan. Niwala rin hong dumadaang sasakyan samantalang tumatakbo kami sa highway. Sobrang nakakakilabot po ang mga sandaling yon ng buhay ko, Sir Jupiter. Hanggang sa maya-maya, bigla kaming napadaan sa isang maliit na chapel. Yun nga lang ho ay nakakandado yun, Sir Jupiter. Kaya minabuti ko na lang na dun kami magtago sa bandang likuran noon para hindi kami makita ng mga tao ni Ma'am Beth. Doon lang ho ako nakahinga ng maluwag. Oh, okay na ate. Nakatakas na tayo. Hingal na sabi ko pa ho noon sabay lingon dun sa babaeng kasama ko. Pero bigla na lang ho akong nanlamig. Nang sa pagtingin ko sa kanya ay nakita kong butas ho ang kanyang noo at namumutla ho ang hitsura niya. Naramdaman ko rin ho ang malamig na balat niya nang dumampi ito sa balat ko. Kinilabutan ho ako bigla ng husto, Sir Jupiter.
Huwag kang mag-alala. Maayos na ako. Maraming salamat sa iyo at sa ginawa mong pagtulong sa akin. Sa wakas, may tumulong din sa akin. Sa wakas, ay may dumining din sa paghingi ko na saklolo. Pagkatapos niya hong sabihin ang mga katagang yun, ay bigla na lang niya akong nginitian. Tapos nagulat ho ako, nang unti-unti ay naglaho siya sa harapan ko. Hindi ko ho naiwasang mapahiyaw noon sa sobrang takot, Sir Jupiter. Hindi ko alam na multo pala yung kasama ko. Doon ay natundun ho ako ng mga tauhan ni Ma'am Beth. Ibinalik nila ako sa motel kung saan tinanong nila ako kung bakit daw bigla akong tumakbo kanina. Wala na ho akong nagawa kundi aminin ang totoo kahit na hindi ko alam kung maniniwala ba sila sa akin noon o hindi. Dapat kasi hindi mo na lang pinansin. Yun ho ang sabi ni Ma'am Beth pagkatapos kong ipaliwanag sa kanya ang nangyari. Hindi na siya galit. Mukhang naniwala ho siya sa sinabi ko. Doon ko ho napag-alaman na dati pa palang nagpapakita ang multong yun dun sa motel. Kahit pala sila mismo na namamahala noon, ay naranasan din ang naranasan ko. Kaya lang ang kaibahan namin ay tinulungan ko yung babae. Sila, hindi. Hindi ko alam kung totoo yung kwento-kwentong narinig ko tungkol sa kung sino at bakit nagpaparamdam ang babaeng mestisang yun doon sa lugar. Ayon kasi sa narinig ko, may bahay daw na nakatayo doon mismo sa loteng kinatitirikan ng motel. May nakatira daw pong mag-asawa doon. Yung babae lagi raw binubugbog ng lalaki at kahit humihingi siya ng tulong, eh wala naman daw naglalakas loob na tumulong sa kanya. Hanggang isang araw, bigla na lang daw siyang pinatay ng sarili niyang asawa bago rin ito patayin ang kanyang sarili. Pagkatapos ng araw na yun, hindi na lang ho ako bumalik dun sa motel. Sabi ko, mas okay na palang mga lakal na lang ako kaysa kumita nga ako ng malaki, pero minumulto naman ako. Mabuti na lang at nung umalis ako ay may napasukan akong talyer kung saan napakabait ho ng naging amo ko at doon ako muling nakapag-umpisa ng pamumuhay. Salamat ho sa pagbasa niyo ng kwento kong ito, Sir Jupiter. Gusto ko ho kasing mapakinggan ito sa channel ninyo. Malaking karangalan po sa akin bilang isang avid fan. Ako po ulit si Utoy. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Tawagin niyo na lang po akong Daisy. Nagpapaupa ang hipag ko na maglinis ng bahay sa amo niya. Isang beses sa isang linggo lang ito. Pero nang pumunta ako sa kanila para makipagkwentuhan lang sana, may lagnat siya at hindi siya makakapunta sa trabaho.
Pinakiusapan niya akong palitan siya kahit sa araw lang na yun. Dahil sadya ko lang naman talaga ng pagpunta ay magpahanap ng sideline sa kanya dahil alam kong marami siyang alam. Sabi niya, yun daw muna ang gawin ko. Pumayag naman ako. Sinabihan na rin niya ang amo niya bago ako pumunta doon. Lagi na naman akong nagpupunta sa subdivision dahil minsan na akong namasukan doon. Kaya alam ko na kung saan ang pupuntahan ko ng araw na yun. Pagdating ko sa bahay ng amo niya, sinabihan ako nito na huwag ko raw munang linisin ang bahay nila. Doon daw muna sa bahay ng nanay niya dahil nasa bakasyon ang katulong nila. Pumayag naman ako kaya dinala niya ako doon. Sinabi rin niyang susunduin ako. Nasa kabilang barangay po kasi ang bahay ng nanay niya. Agad naman akong inasikaso ng nanay niya. Ang kasama ng nanay niya sa bahay ay ang anak nitong bunso na dalaga pa. Unang pinalinis sa akin ng nanay niya ay ang kwarto na ginawa nilang tambakan ng mga gamit. Sinimulan kong linisin ang kwarto sa pagtutupi ng damit. Doon na lang din kasi nila binabagsak ang mga bagong hango sa sampayan. Ginawa talaga nilang bodega na dressing room pa. Habang nagtitiklop ako ng damit, nakaupo ako sa kama at nakaharap ako sa salamin. Nakatalikod naman ako sa malaking cabinet na mas mataas pa sa akin. Sa cabinet nila pinapalagay ang mga natiklop kong damit. Nung binuksan ko ang cabinet, nakita ko na magugulo din ang mga damit doon. Hindi na raw kasi yun ginagamit. Mga pinaglumaan at pinagliitan na. Sinabihan pa ako na kapag may magustuhan daw, pwede kong kunin. Natuwa naman ako dahil may anak pa akong teenager at kakasya ang mga damit nila. Pasulyap-sulyap ako sa salamin habang nag-aayos ng damit. Ewan ko ba pero pakiramdam ko may kakaiba. Ayoko rin talaga sa malalaking salamin. Ang ginawa ko, tinakpan ko ng tuwalya ang salamin para hindi ko makita. Kasi pag tumitingin ako sa salamin, yung cabinet ang nakikita ko dahil tapatan sila. Ayoko rin kasi sa malalaking cabinet na wiwirduhan ako. Ilang minuto lang biglang nalaglag yung tuwalya na itinakip ko sa salamin. Nahulog yun sa sahig. Nang pinulot ko, napatingin ako sa ilalim ng kama. Nakita ko ang mga kahon na puno na ng alikabok. Ginalaw ko pa yung isa para malaman ko kung may laman. May laman nga dahil mabigat ito. Maya-maya, naramdaman ko na dahan-dahang nagsara ang pangsara ng kabinet. Iniwan ko kasing nakabukas dahil naglalagay ako ng damit na tapos ko nang tiklopin. Nagdadalawang isip ako na tingnan ang kabinet.
na naig sa akin na huwag lingunin dahil baka hinangin lang ng bintilador. Nagtiklop ulit ako ng damit. Nang mapatingin ako sa salamin, nakita ko ang refleksyon ng cabinet na parang may dumudungaw. Pero sobrang bilis lang, tapos bigla ring nagtago. Doon ko napansin na nakasara na ang isang takip ng cabinet. Agad-agad ko itong nilapitan at ibinukas. Ayoko talagang nakasara yun kasi kung ano-ano ang iniisip ko. Bumalik uli ako sa pagtitiklop ng damit. Pero nakaharap na ako sa cabinet. Ilang sandali pa, narinig ko na naman na parang may kumukutkot sa salamin. Imbis na matakot, nainis ako. Hindi naman ako matatakutin. Madali akong mainis sa mga istorbo sa ginagawa ko. Nang lingunin ko ang salamin, may lamat na ito. Yung lamat na nasa loob ng salamin. Hinaplos ko pa ang salamin kaya nalaman ko na nasa loob ang lamat. Wala naman yun nang pumasok ako ng silid. Mahaba ang lamat na halos kalahati ng salamin. Habang tinitingnan ko ang salamin, napatingin na naman ako sa refleksyon ng cabinet dahil unti-unti na naman itong nagsasara. Tumayo na ang balahibo ko nang makita kong may nakahawak na kamay at kinakabig ang pansara ng cabinet. Sobrang payat ng braso at maputla. Mahaba ang daliri at kuko. Hindi ako makagalaw basta nakatitig lang ako hanggang sa magsara ang cabinet. Nang tanggalin ko ang laman ng cabinet, ay wala naman kung anong nilalang ang naroon. Imbis na tumakbo ako palabas ng silid, may kung anong nagtulak sa akin na kausapin ang nasa loob ng cabinet. Sinabi ko na huwag akong saktan kasi pinaglininis lang naman ako. Pagkasabi ko noon, bigla na lang nagsara yung isang takip. Pagkatapos ay kumalampag ang loob ng cabinet na ikinasigaw ko. Dali-daling pumunta yung may-ari ng bahay at tinanong ako kung ano raw ang nangyari. Hindi ako makapagsalita. Itinuro ko na lang ang cabinet sa kanya. Sinabihan niya ako na ilabas na lang ang mga damit at sa sala ko na lang daw tiklopin. Siya na lang daw ang maglalagay sa loob ng cabinet. Hindi na rin niya pinalinis sa akin ang kwartong yun. Hindi naman siya nagkwento tungkol doon. At hindi na rin ako nagtanong. Nilinis ko ang buong bahay maliban sa silid na yun. Kahit mayroon din akong nagustuhan na damit para sa anak ko, hindi ko na rin kinuha. Mas inisip ko ang kaligtasan ng aking anak. Natatakot ako para sa kanya. Nang makauwi ako ng bahay, ikinuwento ko sa hipag ko ang nangyari. Siya ang nagsabi sa akin na haunted nga ang cabinet na yun. Matagal na raw nilang gustong itapon yon pero hindi nila mailabas ng bahay. Kapag naman daw gusto nilang ipasira na lang para lang mailabas,
nagkakasakit daw yung gumagawa, kaya hindi natutuloy. Hindi na ako bumalik doon. Kahit palang hipag ko, ay hindi rin naglilinis sa nanay ng amo niya. Dorm ng mga Taiko. Magandang araw po sa lahat. Itago nyo na lang ako sa pangalang Kurt. Isa po akong OFW dito sa Taiwan. Meron po akong mga kwentong karanasan at kasama ang mga tropa ko sa trabaho. Ito po ay nangyari noong taong 2015. Bago pa lang ako sa Taiwan. Napagkasunduan namin ang kasama ko na bisitahin sa kabilang dorm ang mga tropang Pinoy din. Magkaiba po kami ng booker, kaya hiwalay ang dorm namin. Isang araw ay sumabay kami kina Dendel na magpunta sa dorm nila dahil nag-iisip kung maayos ba o pangit ang kanilang dorm. Umaga, pagka-uwi mula sa trabaho, ay nagpunta kami ng kasama kong sina Romel at Joel. Nakabisikleta lang kami nang puntahan sila. Pagdating namin sa dorm nila, nakita na agad namin ang ilang mga Taiko o Thailander na kasama din namin sa pabrika. Sila at ang dalawang Pinoy ang nasa dorm na yun. Hindi katulad sa amin na puro Pinoy. Sa bungad pa lang ng pinto ay ramdam ko na agad ang mabigat na pakiramdam. Lalo nang umasok kami sa loob. Habang umaakyat kami sa hagdan ay ramdam ko na agad na may mga nakatingin sa amin. Sinalubong din kami ng amoy na mabaho na hindi ko maipaliwanag kung ano. Akala ko nung una ako lang ang nakakaramdam at nakakaamoy. Si Romel din pala. Hindi lang kumikibo. Sumasakit na ang tiyan niya gawa ng amoy. Alam kong hindi normal yun. Lalo pa akong kinabahan nang mahagip ko ng tingin ang isang matandang lalaki sa dulo ng hagdan na nakatingin sa amin. Nagmamasid siya. Pagkatapos naming bumisita, ay agad-agad kaming bumaba. Doon na po nagsuka si Romel pagkababa namin. Sabi niya napakabaho at nakakahilo sa loob ng dorm na sinang-ayunan ko naman. Sabi naman ni Joel, wala siyang naaamoy o nararamdaman na kakaiba. Sa pag-uwi namin habang nagbabike ako, naramdaman kong pumigat ang bawat pagpedal ko na para bang meron akong angkas. Pag-uwi ko sa dorm, agad kaming nagpahinga at nakatulog dahil sa pagod. Ewan ko, basta pakiramdam ko ay napagod ako ng husto. Nag-iisa lang ako sa kwarto ng mga araw na yun gawa ng may pang-araw na schedule ang mga kasama ko.
sa pagtulog ko isang batang babae ang nagpakita sa aking panaginip. Maputla ang kulay ng balat niya. Nakaputing bulaklaking damit. May headband na bulaklaking din, pero may dugo sa ulo na tumutulo sa mukha niyang maputla. Nakatingin sa akin mula sa ibabang kama. Nasa itaas po kasi ako ng double deck. Natakot ako, pero kailangan kong tibayan ang loob ko. Nakita ko siya na may itinuturo. Sinundan ko ng tingin ang kamay niya. Nakita ko ang mga stuffed toy na nakuha namin sa claw machine. Bigla akong nagising nang magring ang cellphone ko. Pagkatapos noon ay di na ako nakatulog ulit. Tumawag ako sa bahay para ikwento yun. Sabi ng tatay ko, bumalik daw ako sa dorm na pinuntahan namin at mag-alay ng dasal dahil naakit ko raw ang bata. Dahil may anak na po ako na ilang taon ko nang hindi nakikita, kaya ganun na lang ang pangungulila ko. Kaya siguro naakit ko ang espiritu ng bata. Agad akong umalis. Kumuha ako ng isang stuffed toy at bumalik sa dorm na iyon. Nag-aalay ako ng dasal at nagpausok ng insenso. Inilagay ko yung laruan sa gilid ng pinto. Saka umalis na. Naramdaman ko na gumaan na yung pagpedal ko sa bike habang pauwi. Naikwento ko sa tropa ko ang nangyari. Nagulat ako dahil nagkwento ang kasama ko sa dorm. Sabi niya, meron din siyang nakita na matandang lalaki. Pero hindi naman siya tinakot o sinaktan. Pero sabi ng mga tropa namin sa kabilang dorm, minsan daw ay nagpapakita rin sa mga taiko ang matanda. At minsan pangaraw ay nanghihila ito ng paa. Pero sabi naman daw ng mga taiko, siguro daw ay ayaw ng matandang lalaki ng maingay. Lalo na kapag naglalakad. Part-time job. Ang kwento namang ito ay nangyari noong 2016. Wala kaming overtime at kailangan namin ng pera pambayad sa mga utang namin sa Pinas. Bawal po ang mag-part-time dito sa Taiwan. Ngunit talagang kailangan. Lalo na kung walang overtime at mababa ang sahod. Swerte lang kami at kasama namin sa trabaho ang nag-o-offer ng part-time job sa amin, kaya hindi nahahalata. Isang araw, pinuntahan kami ng kasama namin sa trabaho na Taiwanese para mag-offer ng trabaho. Mabait ang matandang Taiwanese na ito. Minsan pa ay inaalok niya sa amin ang part-time job sa farm niya. Minsan naman ay paglilinis sa bahay ng kanyang kapatid. 1,000 New Taiwan Dollar daw ang bayad sa isang araw. Libre na ang pagkain at hatid sundo pa. Bukod dun, meron daw siyang mga naaani sa kanyang farm
na ibibigay pa sa amin. Bale, 2 araw kaming maglilinis, kaya 2,000 New Taiwan Dollar din ang makukuha namin kung suswertihin. Meron ba kaming mga gulay pag-uwi namin? Nang sumunod na Sabado, sinundo na kami. 5 tao kami lahat at sabi niya, huwag na raw kaming magdala ng mga gamit panglinis dahil sa naraw ang magbibigay. Pero nagdala na rin kami para may pang-extra kami sakaling kailanganin. Nagdala na rin kami ng pagkain kung sakaling magutom o kulangin ang bigay ng Taiwanese. Nagbiyahe kami ng higit sa 1 oras para mapuntahan ang bahay na lilinisin namin. Pagdating noon ay nandun na ang lahat ng kailangan namin sa paglilinis. Ibinaba na lang namin ang mga personal naming gamit. Pagdating namin sa lugar, napansin namin na napakatahimik nito. At hindi katulad sa tinutuluyan namin. Iba ang itsura ng bahay nila. Medyo old Japanese style. Kahoy ang sahig nito at sliding ang pinto at meron ding heater. Pero naayos na siya at medyo modern na. Sa harap ng bahay, makikita mo agad ang mga itim na tuldok sa bintana. Sa may pintuan naman ay makikita ang mga langaw. Sa salamin naman ay may mga parang tuldok din na kulay itim, parang tagulamin. Marahil ay sa tagal nang hindi ito nalilinis. Kaya ganun. Pagbukas ng pintuan, sinalubong kami ng pagkabaho-bahong amoy at napakadaming langaw. Sa una, hindi namin iniisip na may nakatagong kwento pala sa bahay na yon. Pagpasok sa bahay, nakita namin ang napakaraming basura. Yung tipong ang nilalakaran na namin ay puro basura. Nagbiro pa nga si Ruel na basurero ba ang nakatira dito? Naisip namin na doon galing ang amoy na mabaho. Lakas loob lang, kahit mabaho at ubod ng dumiang lugar, matyaga kaming naglinis, tipong merong bulok o nabubulok. Gawa ng matinding amoy at talaga namang umiikot ang sikmura ko. Ang amoy na yun ay nanggagaling sa 1 kwarto. Habang naglilinis kami, may naramdaman ako na dumaan sa likuran ko. Nang tingnan ko ay wala namang tao. Kami ni Rico ay magkaharap. Kaya nagtanong ako sa kanya kung sino ang dumaan sa likuran ko. Pero sabi niya, wala naman daw siyang nakita. Sumunod naman na nangyari ay nung naglilinis ng lababo si Rico, may tumawag daw sa kanya. Pero wala namang tao sa paligid. Inutusan ako na buksan ang tubig at kuryente sa likod bahay. Madadaanan ko ang 1 bintana ng 1 kwarto pagpapunta sa likod. Parang namalikmata ako na makitang may tao sa harap ng bintana mula sa loob ng bahay. Nakatayo lang ito. Ngunit nang balikan ko ng tingin, wala na. Pagbalik ko sa loob ay naglilinis sila. Bumalik na uli ako sa paglilinis kasama si Rico.
Habang naglilinis kami ni Rico sa may sala, biglang meron kaming narinig na bumagsak sa sahig. Maingay talaga dahil kahoy ang sahig. Parang isang mabigat na bagay pa ang bumagsak. Nagmula ito sa kwarto. Una ay binaliwala namin yun. Pero ang sumunod ay talagang napalabas kami ng bahay dahil biglang merong naglakad sa likuran namin habang nagsisilid kami ng basura sa garbage bag. Mabibigat na yabag ng paa at papunta ito sa kwarto. Sa gulat ng tropa sa mga bagay na hindi may paliwanag, napilitan na kaming magtanong sa matandang Taiwanese na kasama namin. Una sabi niya, baka raw kalumaan na lang ng bahay. Hindi na kami nag-usisa pa. Sa pagpapatuloy ng paglilinis namin, natoka ako sa banyo. Habang abala ako sa paglilinis, ay naramdaman kong may pumasok ng banyo. Nagsabi ako na meron pang muriatic acid ang inidoro, pero walang sumagot sa akin. Nag-alala kasi ako na baka gamitin niya ito, kaya pinagsabihan ko. Pero hindi man lang ako pinansin. Nakatalikod kasi ako nang pumasok siya. Pagkatapos, naramdaman kong tumayo siya sa likuran ko. Tiningnan ko agad kung sino pero walang tao paglingon ko. Hinagilap ko pa ng tingin sa labas dahil baka kako lumabas na. Nakita ko itong naglalakad papunta sa kwartong nakalak. Ang buong akala ko ay nag-uumpisa na silang maglinis sa kwarto. Lumabas na ako ng tuluyan sa banyo at hinanap ang mga kasama ko. Laking gulat ko dahil wala sila sa bahay. Nagmamadali akong lumabas ng bahay at naabutan ko si Rico at Romel na kumakain. Tinanong ko kung nasaan ang iba. Ang sabi nila, kasama raw ng Taiwanese nagtapon ng basura. Tinanong ko pa sila kung sino yung pumasok sa banyo habang naglilinis ako at sino rin yung lalaki na pumasok sa kwarto. Sumagot sila na hindi raw sila yun dahil nagkakarga sila ng mga gamit sa truck. Lalo pa akong nahintakutan nang sabihin nilang ako lang daw ang mag-isang nasa loob ng bahay. Tumayo na ang mga balahibo ko sa katawan at napamura ako. Sinabi kong huwag nila akong pinagluloko. Tapos ipinakita pa ni Rico yung resibo ng convenience store kasi bumili sila ng merienda. Tinanong ako ni Rico kung nakita ko ba yung lalaking sinasabi ko. Sumagot ako ng oo. Dahil sinundan ko pa nga ng tingin. Sabi niya uli, hindi raw tao ang nakita ko. Hindi muna kami pumasok sa bahay. Hinintay naming dumating ang Taiwanese na nag-upa sa amin. Sa pag-uusap namin ni Rico, alam namin na may mali. Pagdating ng Taiwanese, doon na kami nagtanong kung ano ba ang nangyayari. Nasabi din namin na merong nagpaparamdam at parang nagdadabog sa loob ng kwarto. Kasi doon namin narinig yung gamit na bumabagsak. Nagulat kami nang magkwento na ang Taiwanese. Meron daw silang dating tenant sa bahay na yun. Simula nang mawalan ng trabaho, ay iniwan na ng asawa at anak.
Kaya daw namamalimos na lang at minsan ay nangangalakal na lang daw. At dahil nga hindi ito makabayad ng renta, ay bibihira itong lumabas ng bahay para makapagtago sa maniningil. Madalas sa bintana daw ito lumalabas paggabi at bumabalik lang sa umaga. Hanggang sa isang araw, dahil napilitan na ang kapatid niya na paalisin ito sa bahay, kaya nagpunta ito kasama ang taga City Welfare para kausapin at isama sa isang relocation houses ng Taiwan government. Sa pagkatok nila sa bahay, wala nang sumasagot. Hanggang sa sinilip nila, pero wala silang nakita. Kaya napilitan silang puwersahang buksan ang pinto para mapasok ang bahay at doon na nila nalaman na nagbigti na pala ito. Ayon sa report, halos 2 buwan na itong patay. Sa gulat ng mga tao at takot nila, akala raw kasi nila ay buhay pa ang lalaki dahil nakikita nila itong naglalakad sa loob ng bahay at minsan ay tumatayo sa harap ng bintana. Naggulat kami at kinalabutan ng buksan ang kwarto. Sinalubong kami ng napakabahong amoy. Nakita rin namin sa sahig ang mga bahid ng natuyong likido at bakas na mula sa nabulok na laman. Kaya alam na agad namin kung saang parte natagpuan ang bangkay. Kinuha lang namin ang mga kalat sa loob ng silid at nagpasyang sa susunod na araw na lang ituloy ang paglilinis. Bago namin nilisan ang lugar ay kinausap pa kami ng Taiwanese na sana ay bumalik daw kami para tapusin ang paglilinis at magbibigay na lang daw sila ng ekstrang bayad pa. Nagdasal muna kami bago tuluyang iwan ang bahay. Nag-iwan din kami ng nakasinding insenso sa loob at labas ng bahay. Nagdesisyon din kami na magpagpag muna bago umuwi. Sinabi at ipinaliwanag namin sa Taiwanese ang tradisyon nating ito. At naintindihan naman niya. Isinama muna niya kami para kumain sa labas. Kinabukasan, itinuloy na namin ang paglilinis at masasabi namin na ito na ang araw ng pinaka-nakakatakot na karanasan namin sa bahay na yon. Nang bukas-sara ang ilaw sa banyo, kasabay ng pagbukas-sara ng bintana ng kwarto. Dali-dali naming tinapos ang lahat at umalis na. Sa pag-alis namin, doon namin nakita ni Rico yung lalaki na nakatayo malapit sa bintana ng kwarto. Nasa liig pa niya ang lubid nang siya ay magbigti. Mula noon, ay di na kami sumama sa mga linis bahay na sideline. Sa mga katulad kong OFW, alam kong marami rin kayong karanasan dito sa abroad. Nakikinig ako palagi kay Sir Jupiter. Parinig naman ang nakakatakot niyong karanasan. Alam kong ito ang libangan natin dahil malayo tayo sa mga mahal natin sa buhay. Masaya rin minsan na ito ay pagkwentuhan. At siyempre, bawat pagtapos ng isang episode,
Susunod naman ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout sa Barkiel family ng San Mateo Rizal, Tasan Hurem ng Saudi Arabia, Ogi Parayaw, Eugene Kadag, Reggie Ramirez ng Seaside Burger, Marita Velasco, Catherine Junio at sa mga masisipag na admins na sina Kai, Arnie at Robert. Basahin naman natin ang ilan sa magagandang komento mula kina Elfe at Marisa Dicena. Sabi ni Elfe, "I remember way back in 2018 nung nalaman ko yung dahilan kung bakit ako hiniwalayan ng ex ko dahil sa cheating. But just after 3 days, 4 times siya na nadisgrasya sa motor. May isang beses pang muntikan na nawalan ng buhay." Sabi naman ni Marisa Dicena, "Dahil sa kwentong ito ay nalaman ko na may kambal espiritu or guardian angel din pala ako. Dahil ang akala ko ay kinarma lang ang mga taong gumawa ng hindi maganda sa akin. Tahimik lang kasi ako pag inaapi at never na ako ay nag-isip ng paghihiganti. Now I know that I have kambal espiritu." Sa mga hindi po nabanggit sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.